الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال في الحديث الغيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره ولو كان فيه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله sa mga araw na ito ay halos panahon na kung saan isang okasyon sa Qatar ang magaganap sa December 18. Ano ba yun? National Day. Alhamdulillah. Kanina po, alhamdulillah, ang mga piloto ng mga iba't ibang mga katangian ng mga eroplano ay talagang nagka-practice para sa December 18. Isa sa mga katunayan na ang ating bansang Qatar ay isa sa pinaka makapangyarihang bansa sa panahon na to. Alhamdulillah. Mga lumipas ng mga taon, ang Qatar ay ang number one bansa, pinakamayamang bansa. Siguro dahil sa pamamagitan ng chismis, giba. Kaya ngayon, ang bansang Qatar ay halos bumaba ang kanyang level sa sinasabing pinakamakapangyarihang bansa sa balat ng lupa. Bumaba. Ayon ang sinabi nila. At ayon din sa balita, alhamdulillah. Kaya mga magulang at kapatid, mga kababayan, ilan sa ganda ng turo ng Islam ang sinasabing paninirang dangal o pagbahid ng mantsa sa dangal ng isang tao. Alhamdulillah. Sa Islam, dahil ang Islam ay kumpleto at ganap, ulit, walang pagandahan, walang pagwapuhan, walang patalinuhan, walang dagdag, walang bawas, dahil ang Islam ay relihiyong kompleto. Relihiyon mula noon hanggang ngayon, alhamdulillah. At ngayon ay tayo po ay nag-aaral. Talabul ilmi parilubun ala kulli muslim. Especially sa mga nag-aangking sila ay muslim. Sa pananampalataya, ang paghahanap ng kaalaman ay obligado sa lahat ng mga Muslim. Babae man o lalaki, alhamdulillah. Hilingin natin sa Allah na tayo po ay magkaroon ng kaalaman, alhamdulillah. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizukna fahman wasi'a wa amalan mutakabbala. O Allah, hiniling namin sa iyo, Allah, na kami po ay bigyan mo ng kaalaman. Ilman nafi'a. Kaalaman na mapakinabangan namin sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Wa amalan mutakabbala. At ang gawain katanggap-tanggap sa iyo, gawain iyong kinalulugdan ng Allah. Alhamdulillah, hinihiling ko sa Allah Jalla wa Ala na nag-aangkan, nagmamay-ari ng lahat ng kalangitan at lahat ng kalupaan, nawa ang aking mga sabihing ito ay maging kapakinabangan sa lahat ng mga makarinig, especially sa dadaigdig ng mga nanampalataya. Alhamdulillah. Sa sinabi ng Allah Jalla wa Ala tungkol sa paninirang dangal o paninirang puri, alhamdulillah. Ito po ay sakit na kung saan nawa ay masolusyonan at magmutan. Dahil sakit na kung saan tumubo na at nagkaugat na at mahirap nang unawain at mahirap nang intindihin. Kaya bilang pagpapaliwanag, sinabi ng Allahu Jalla wa Ala, "Bada'udhu billahi minash shaitanir rajim." O kayong mga nanampalataya. Tinawag tayo mga kapatid, alhamdulillah. Iwasan ninyo ijtanibu kathiran minadhan. Iwasan ninyo ang maraming paghihinala. Dahil kotohanan, ang ilan sa paghihinala ay kasalanan. Ibig sabihin, ang hinala, maaaring pwedeng tama. Dahil ang ilan sa mga paghihinala ay ithim, kasalanan, alhamdulillah. Wala tajassasu. At huwag kayong
maghanap ng depekto ng bawat isa. Huwag niyong subaybayan ang bawat pagkakamali ng isa. Wala tadyasaso. So humigit ko mulang. Wala tagbabago kung baba. At huwag kayong manira ng dangal sa pagitan ninyo o kayong mga nananampalataya. Allahu Akbar. Tinawag ng Allah ang mga nananampalataya. Ya ayuhal ladina amanu. Kaya pag narinig sa Quran, ang tinatawag na O. Kaya ikaw kapatid, pakinggan mo ng maayos at intindihin mo, dahil ang Allah ay mayroong gustong iparating sa ating lahat. At huwag kayong manira ng dangal sa pagitan ninyo o kayong mga nananampalataya. Hilingin natin sa Allah na nawa tayo ay maging nananampalataya. Ang sabi ng Allah, fadakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Ikaw ay magpaalala o Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Dahil katotohanan, fa inna dhikra, katotohanan ang pagpapaalala ay nagiging kapakipakinabang saan? Sa mga nananampalataya. Tanfa'ul mu'minin. Kaya ang paalala, nagiging pakinabang at depende kung paano niya magiging ma-observe, mapakinabangan o maging maganda uri sa kanya o mapakinabangan niya ng maayos. Depende sa kanyang paniniwala. Kaya kung ang paniniwala mo ay medyo iba ang level, ganun ang iyong tanggap. Kaya mga magulang at kapatid, hilingin natin sa Allah na itaas ang ating antas sa paningin ng Allahu Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kaya sabi ng Allah, ayuhibbu ahadukum. At meron bang nagnanais sa inyo, ayuhibbu ahadukum ay yakula lahma akhi. Meron ba sa inyong nagnanais na kainin ang laman o karne ng inyong kapatid na patay? Pagkarehto mo, na Allah, sabi niya, na inyong kinamumuhian, normal. Normal sa tao, maging hindi na ng palataya na kumain ng patay. Kapatid mo pa. Allahu Akbar, na'udhu billah min dhalik. Wattakullah. At kayo ay matakot sa Allah. Kaya sapat na ang paalala na ikaw ay matakot saan? Sa Allah. Wattakullah, ya ayyuhal ikhwatil kiram. At sabi ng Allah, wattakullah. Inna Allah tawwabur rahim. Katotohanan ang Allah ang laging nag-aabang sa mga taong nagbabalik loob. Humiling tayo sa Allah na tayo ay kanyang patawarin at tanggapin ang ating pagbabalik loob. Inna Allah tawwabur rahim. At ang Allah, ang Panginoong Allah, ar-rahim, ang mahabagin. At ilan sa mga mupasirun? Especially sa mga nananampalataya. Pero ito ay pangkalahatang habag ng Allah, nasakop ang lahat ng kanyang mga nilalang. Alhamdulillah. At sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, mga magulang at kapatid, ibalik natin dun sa ilang sinasabi ng Allah, wala taghdab ba'dukum ba'da. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. At huwag kayong manira ng dangal sa pagitan ninyo o kayong mga nananampalataya. Kaya sabi ng mga scholar, ito ang punto, mga magulang at kapatid. At huwag kayong manira ng dangal sa pagitan ninyo. Kaya ang pagpapaliwanag, ang paninira ng dangal ay isang malaking kasalanan. Katulad ng pagkain ng patay sa Islam, ito ay pinagbabawal. Bawal ang sinasabing double death. Patay na, kinatay mo pa, binenta mo pa, haram. Ito po ay hindi tinatangkilik sa Islam. Kaya sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, bilang pagpapaliwanag hinggil sa sinasabing paninirang dangal, na'udhu billahi min dhalik, parang umagahan ng Muslim, tanghalian ng Muslim, merienda ng Muslim, gabian ng Muslim bago pa matulog, pagkain niya ang riba. Pagkatapos gumiba, chismis dito, pagbusog na siya, lipat mo sa kabila, chismis na naman. Pagkatapos sa kabila, at least, misa naman, pagbusog na siya sa kabila, Allahul Musta'an. Kaya sa Islam, ito po ay malaking kasalanan. Hindi tinatangkilik at ito ay hindi magandang katangian ng isang tunay na nananampalataya. Hilingin natin na tayo ay maging tunay na nananampalataya. Kaya sa Islam, kung ang music, alam niyo yung music, ay bawal,
Ganun din ang pakikinig ng paniniwalang puri. Bawal din sa Islam. Wa minan nasi may yashtari lahu al-hadithi liyudhilla an sabili. Merong mga tao na binibili ang mga salita. At ayon sa mga pagpapaliwanag, ang salitang ito ay ang music. Meron din nakapasok din ito sa sinasabing wa'ad wal wa'id, pangako ng Allah, patawarin siya at kahabagan siya. Ito ay umaayon sa kakayanan ng Allah, depende sa Allahu Jalla wa'ala. Wa'ad wal wa'id, at ito rin ang ghiba. Sa kabilang buhay, ang ghiba, ayon sa hadith, merong isang tao sa kabilang buhay, kinakalmot niya yung kanyang buong katawan, at iyon ay sinasabing ang mga naninirang puri at marami pang iba. Mahupol tayong aral sa Islam. Alhamdulillah. Ang sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, zikrung ka'akak bima yakrah. Ang banggitin mo ang iyong kapatid na kung saan na kanyang kinamumuhian. Walau kana fihi. Kahit na siya ay merong katangiang yun. Ito ay sinasabing paninirang dangal. Ang pagbanggit mo sa iyong kapatid na kanyang hindi ginugusto. Ayaw niyang pakinggan at ayaw niyang mabanggit sa iyo. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Walang sino man sa inyo ang nananampalataya hanggang mahalin niya ang kanyang kapatid tulad ng pagmamahal niya sa kanyang sarili. Kaya kung anong ayaw natin, huwag mong banggitin sa iyong kapatid. Dahil ito ay sinasabing riba, paninirang dangal, paninirang puri. Mga magulang at kapatid, at meron din nakapaloob sa mga taong chinichismis, ang gantimpala anong para chismis, tagabigay ng paninirang dangal, yung sinisira niyang dangal, kahit totoo ang kanyang sinasabi na hindi gusto ng kanyang kapatid, ito ay paninirang dangal o riba. Kaya ang gantimpala lang sinisira niya ay puro gantimpala, puro reward sa kanya. Allahul Musta'an. Kaya ganun na lamang ang parusa sa mga taong yun, nakapaloob sa wa'ad wal wa'id, pinangakuan ng Allah ng parusa. Bakit? Ang pakikinig ng ghiba at pakikinig ng chismis, halos magkapatid, halos magkamuka. Bakit? Kasi walang kakanta, walang mag-music kapag walang makikinig sa kanya. Maraming mga naging singer, hindi naging sikat kasi hindi tinangkilik ang kanyang mga kanta. Kaya maraming mag-chismis, kapag pinakinggan mo, mag-chismis pa rin siya na mag-chismis. Kakadya pa hanggang doon. Kaya sa Islam, ayon sa tawbah, sa kabila ng Allah Jalla wa'ala, ang tumatanggap ng laging nagbabalik loob na ang mahabagi ng Allah Jalla wa'ala. May pagkakataon pang magbalik loob ang Allah, magbalik loob si Pulan sa Allah. Dahil sa pagkakataon na yan, yung nag-chismis at yung nakikinig, tinangkilik niya, tuloy chismis pa rin ng chismis. Wasak ang mundo ng mga nanampalataya dahil sa chismis. Balik natin, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, zikru ka'akak bima yakrah. Ang pagbanggit mo sa iyong kapatid na hindi niya gusto. Kaya ang pakikinig ng chismis at pakikinig ng music, halos magkapatid. Kung yung alak, kuminom ka ng alak, di ba? Nalalasing ang utak. Lasing ang utak. Kapag ikaw naman ay nakinig ng music, 10 taon nang lumipas ang girlfriend mo at boyfriend mo, pag narinig mo yung music, bubalik ulit. Matanda na si Pulan at matanda na si Pulana, narinig ang chismis, bumabata ang puso, nakikiapid pa rin. Allahumustan, na'udhu billahi min dhalik. Ayan ang music. Pagdating naman sa chismis, ganun din. Pakinig ka ng pakinig, yun pala, nagkakasala kayo at ang reward ninyo sa mga chinichismis ninyo. Allahumustan. Kaya ibalik natin ang tauba, ang pagbabalik loob sa Allah Jalla wa'ala ay may mga kondisyon. May mga kondisyon bago ka patawarin ng Allah. At ilan sa mga kondisyon, kapag nakagawa ka ng masama sa iyong kapatid, kailangan mong ibalik. Pag may utang ka, pag meron kang ninakaw, kailangan mong ibalik.
bago ka patawarin ng Allah Jalla wa Ala. Paano ka hihingi ng kapatawaran sa chinismis mo dahil buong bansa ay napakinggan ang paninira mong dangal? Pupuntaan mo lahat yun para humingi ka ng kapatawaran? Allah al-musta'an. Kaya ibaliktad natin ang Allah Jalla wa Ala, Subhanahu wa Ta'ala, ang laging tumatanggap ng kapatawaran. Pero may kondisyon. Iba ang sa Allah. Kahit anong klaseng pagpapaliwanag, kahit anong pagsulat, hindi natin kayang ipaliwanag ang katangian at mga magagandang pangalan ng Allah. Allahu Jalla wa Ala, Allahu A'lam. Ang Allah ang mas nakakaalam. Pero sa karapatan ng tao, iba na dapat managot siya sa daigdig. Kaya ilan sa mga pagpapaliwanag sa Islam at ilan sa mga scientist ng Islam, mga scholar, pinaliwanag, Al-Adl, Omar bin Khattab, Al-Faruq. Si Omar bin Khattab na hawakan ng halos buong daigdig. Siya ay tinaguri ang Al-Faruq sa pamamagitan ng paghiwalay sa tama at mali. Sa pagiging makatarungan, ang Allah ay umiinog ang kanyang kapangyarihan sa daigdig sa pamamagitan ng Adl wal-Fadl. At sa pagiging makatarungan at sa pagiging babait ng Allah Jalla wa Ala. Kaya mga magulang at kapatid, hindi natin pwedeng sabihin, okay lang akong chismisin. Dahil yung ganding pala nila, mapupunta sa akin. E di dapat gawin mo na lang, chismisin mo na yung magulang mo. Bakit? Yung ginagawa mong chismis, mapupunta mo sa magulang mo, tama mali. Kasi magulang mo, dapat gawa mo lang kabutihan, lalo na. Masa sa mga lalaki. Birrul walidain, ha? Ang paggawa mo ng kabutihan sa kapatid mo, dapat ang magulang mo. وَقَبَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Inutos ng Allah na sambahin mo siya mag-isa, pagkatapos maging mabait sa magulang. Kaya kung isang idea ng isang Muslim ang pagchichismis, yung chinichismis ko, ang gantimpala ay napupunta sa kanya, eh, dapat gawin mo magchismis yung magulang mo. Para ang gantimpala mo mapupunta sa magulang mo. Hindi ganyan. Kaya mga magulang at kapatid, ibalik natin ang sinasabing paninirang dangal ay malaking kasalanan katulad ng pagkain mo sa kapatid mong patay. Kaya ngayon, umagahan, tanghalian, hapunan, gabihan, pagkain, laman, buhay pa. Kaya mga magulang at kapatid, balik natin ang pagiging chismis. Yung nagbibigay ng riba. Digro ka akrak, bimayakrah. Ang pagbanggit mo sa iyong kapatid na kanyang kinamumuhian na kahit nasa kanya. Ang chismis, ang sinasabing paninirang dangal, ay merong pinahihintulutan maliban sa isa. Ang paninirang puri ay pinahihintulutan sa pamamagitan ng isa. Ito yung sinasabing fispasek, yung bulgarang paggawa ng masama. Kahit kapatid mo, kailangan mo siyang banggitin. At ito ay nabanggit ng ating kapatid kanina, Hafidhullah, binanggit ito kanina ni Brother Ibrahim Romas, tungkol sa sinasabing ang chismis ay nagiging napapahintulutan sa iba't ibang mga dahilan. Alhamdulillah, tanggapin ng Allah ang kanyang mga lahat ng ating ginawa, alhamdulillah. Sa pamamagitan nun, isa rin yung chismis. Bakit? Magbigay tayo ng mga halimbawa para maiwasan natin ang ibig sabihin ng chismis. Ang paninirang dangal, balikan natin, ang sinasabing pagbanggit mo sa iyong kapatid na kanyang kinamumuhian. Kaya halos walang kawala eh. Lahat walang kawala. Banggitin mo lahat chismis na kung naudo bilang dalik. Kaya sa isang Muslim, daging nagbabalik loob. Innamal a'malu binniyat. Lahat ay dumidepende sa intention ng isang Muslim. Kaya mga magulang at kapatid, minsan, ang chismis, pagkain na nga na talaga, busog na. Kaya dapat nating maiwasan itong mga bagay na to. Hilingin natin sa Allah, na balikan natin uli ang hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa tindi ng chismis. Ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, o kamakal, zikru ka akhak bima yakrah. Ang pagbanggit mo sa iyong kapatid na kanyang kinamumuhian. Walang kawala si pulan. A'udhu billah min dalik. Kahit na siya ay merong katangian nun. Kaya ang pagchichismis, yung sinasabing pagbanggit mo sa iyong kapatid na hindi niya ginugustuhan,
Maliban na lamang ang chismis ay napapahintulutan. Ang riba ay napapahintulutan sa pamamagitan ng alin? Bulgarang paggawa ng masama. Pagkatapos ng paalalahanan. Pagkatapos ng lahat-lahat. Doon mo maaaring napahintulutan ang sinasabing riba dahil bulgarang kasamaan na ang naganap. Halimbawa, ang chismis. Kasi minsan, dumarating to sa mga nanampalataya. Ayun nanampalataya, mabubuting tao na. Sabi niya, hindi ako mahilig magbanggit ng chismis. Totoo lang. Ayokong bumanggit sa isang kapatid maliban sa mabuti. Sana gabayan siya ng Allah. Ito ay parte ng chismis. Bakit? Hinihiling mo na pinakikita sa dua mo na siya ay mayroong kakulangan. Patawarin tayo ng Allah. Isa pa. Minsan yung mga Muslim, pinupuri mo yung tao, nagkakaroon ng dayan upang siya ay magkaroon ng pakitang tao. Chismis na naman. Pinuri mo ng harapan, kailangan mo nga buhusan ng buhangin sa mukha eh. Lupa. Ito ay, paano pa kaya tinutulak mong purihin yung tao para siya ay magkaroon ng bilib sa sarili? Paggawa ng mabuti, pagsalita ng mabuti sa tao, ito rin po ay parte ng chismis. Balikan natin, alhamdulillah, ang chismis, ang pagbanggit mo sa iyong kapatid na kanyang hindi niya gusto, na kahit na meron siyang katangian nun. Mga magulang at kapatid, hilingin natin sa Allah na wa tayo ay patawarin ng Allah sa lahat ng ating pagkukulang at puluan na rin ng lahat ng mga nakikinig ang lahat ng ating mga nabanggit na kulang. Kaya mga magulang at kapatid, hilingin natin sa Allah na malinis ang daigdig ng mga nanampalataya hinggil sa riba. Allahumma tahir qulubana wa lisanana min al-riba. Hilingin natin sa Allah na maging malinis ang ating mga dila at ang ating mga puso sa sinasabing paninira ng dangal. Allahumma aghfir lana. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a. Allahumma arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.